Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may nais lang akong ibahagi sa inyo tungkol sa pagbili ng Pilipinas ng mas maraming tangke, barko, helicopter at eroplano. Posible ba ito at ano ang mangyayari kung makabili na tayo nito? Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Base sa sinabi ng isa nating taga-suporta, nagawan ko ng video tungkol sa pagbili natin ng mas maraming kagamitan at kung posible ba ito. Ang sagot ko dyan ay oo naman kadepensa, dahil halos balitang balita sa defense group ang mga pagbili pa ng mas maraming kagamitan ng ating AFP. Katulad na lang ulit ng sinabi ni Defense Secretary Delphin Lorenzana na plano pa nila ulit bumili ng mas maraming Black Hawk helicopter. At noong nakaraan naman, sinabi ng isang general na makakabili sila ng multi-role fighter jets bago matapos ang taon na 2022. At ang balita naman ngayon ay ang paparating na military transport aircraft natin na galing Amerika. Sa mga balita pa lang na yan mga kadepensa, ay hindi malayong mas lalakas pa ang ating hukbong lakas, kaya nasabi rin siguro ng isang general na nire-respeto na tayo ng ibang bansa sa Southeast Asia pagdating sa military forces natin. Kung sa mga bagay pa lang na iyan mga kadepensa, ay nakikilala na ang pagbangon ng Pilipinas at handa na ulit na matawag na isa sa pinakamalakas na bansa sa Southeast Asia. Pero mga kadepensa, hindi ito magiging madali dahil sa budget pa lang ay putol-putol na, lalo na sa pagbili ng mga fighter jets, warship at attack helicopter. Isa rin itong COVID ang dahilan kung bakit marami ang napostpone, katulad na lang ng pagbili natin ng BrahMos missiles. Hindi rin ito madali dahil kung nabalitaan nyo na hindi masyadong malaki ang magiging pondo ng ating gobyerno pagdating sa defense dahil na rin siguro sa pandemyang ito. Pero ulit mga kadepensa, isinusulong pa ulit yan sa Kongreso para makahingi ulit ng karagdagang budget ang ating AFP, lalo na sa pagbili ng mga helicopter na kayang mag-rescue katulad ng Black Hawk helicopter, pati na rin ng mga barkong mas malaki katulad na lang ng BRP Davao del Sur, pati mga military transport aircraft katulad na lang ng C-130 o kaya mga medium lift aircraft. Kung tatanungin nyo ulit ako mga kadepensa, 100% sure ba na mabibili natin ang lahat ng mga ito? Ang sagot ko lang dyan ay, oo, kabayan at kadepensa. Dahil bumili na ng mga tangke ang ating DND galing sa Israel. Ito ay ang Panther 2 at Ascod 2. Pagdating naman sa mga barko, nakikipag-ugnayan pa rin ang ating DND sa mga gumagawa ng barko katulad na lang ng South Korea at Indonesia na umorder tayo sa kanila ng mga barkong noong nakaraang administrasyon. At ngayon, isa na sa mga priority ang pagkakaroon natin ng submarine. Dahil nakapagpatayo na rin ang French Defense Company ng office sa Manila. Dagdag pa natin dyan mga kadepensa, ang pagbili natin ng multi-role fighter jets na napostpone man ito, pero sinabi ng ating AFP na mismo na magkakaroon tayo nito bago matapos ang 2022. Dagdagan ko pa ulit mga kadepensa, dahil kakasabi lang ni Defense Secretary Delphin Lorenzana na meron pa tayong budget para sa mga helicopter, kaya hindi na rin malayong makabili na tayo ng heavy lift helicopter, subalit hati pa rin ang plano nila dahil Black Hawk helicopter pa rin ang napupusuan nila. Sa mga nabanggit ko pa lang mga kadepensa, ay mismong DND at AFP na ang nagsabi ng mga bagay na iyan. Kaya aasahan talaga natin na mabibili natin ang lahat ng iyan. Sa susunod na aking mga video mga kadepensa, pag-uusapan natin ang mga na-order na nating kagamitan ng AFP na paparating pa lamang. Kaya bago tayo matapos, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin niyo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.